nakaupo eh. Pag pina-introduce na yung assistant pastor, tatayo na! Ang tanong! Nababasa ba yan? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at nagbabalik na naman po tayo sa ating pong episodes dito po sa U3. Kung ikaw po ay baguhan o tuloy po kayo, welcome po sa ating channel. At kung ikaw naman ay regular subscriber, regular viewer po natin, maraming salamat po. We have more than 145,000 subscribers and we get around 1.6 million views per month, kaya maraming salamat po. Ang panonood mo po ngayon ay parte ng ating views po monthly, kaya maraming salamat po. Sa ating pong episode ngayon, ang ating pong gagawin ay still about the most in-demand po talaga na preacher po sa atin pong channel. Ito po si Brother Eli Soriano ng MCGI. At ito po ay isang old na Bible study kung hindi po ako nagkakamali. As it is with other videos, it will be my first time watching this video mga ka-U3. So sa aking pong pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU-IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Samahan niyo po ako mga ka-U3. Let us watch this video together. Let's go. Paano ba natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Kasi ang sabi sa Biblia, yung katotohanan nandito. Sinasabi ho ng Biblia na ang katotohanan ay nasa aklat na ito. O, pakinggan niyo ang batayat. Basahin natin sa ikalawang... Sa Ecclesiastes 12:10, ganito po ang nakasulat. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matwid na mga salita ng katotohanan. Ayun. Yung nasusulat na matwid na salita ng katotohanan. Hahanapin natin ngayon. Sasamahan niyo ako ng paghahanap. Sasamahan ko po kayo. Hindi ko kayo iwan ngayon. Hanggang mamayang open forum natin, pwede nyo akong diskusyonin, pwede nyo akong kalabanin, pwede nyo akong asarin, tanungin nyo ako ng kung ano-ano, payag ho ako. Kasi magkasama naman tayong naghahanap ng katotohanan eh. Alam nyo, sa paghahanap, merong iba't ibang mga bagay na daranasin ka. Sa paghahanap ng ginto, papawisan ka sa kahuhukay. Oh, kahukay, may nakakainis. Totoo, hindi. Di ba hinukay mo na? Eh, di nando na. Yung isang kasama mo yung nagkamali ng pagkilos, yung hinukay mo, umuho uli dun sa ilalim. Inis na inis ka. Eh, kasi naghahanap ka ng ginto, pumapayag ka nang may mangyaring ganong mga bagay. Nakakainis, nakakainip, nakakaasar, o nakakagalit. Dahil in search for gold or treasure, you are not going to give up because of those simple things na nasasalunga mo. Ano po ibig kong sabihin? Ganun din ang gagawin natin. Palagay nyo, naiinis kayo, naiinip kayo, o kaya nagagalit kayo sa mga sinasabi ko. I hope you will not give up your search. Kasi ang hinahanap natin yung katotohanan. Ngayon, ako naman naniniwala, meron kayong mapupulot sa ganitong bagay. Mga kababayan, wag ho kayong kagaya nung iba na merong iba akala niya marunong na siya, ay nang makinig. Sinara na nga niya, kinandado pa. Yung nakausap kong isang taga Iloilo, serado na Mr. Siriano. Serado. Oh, Kastila po yun eh, serado. Tayo naman, common Pilipino eh, siguro hindi naman tayo lahing Kastila talaga. Ang tamang pronunciation eh, serado. Eh, mga ninuno natin, di marunong talaga Kastila, ginawa sarado. This is really trivial, pero alam ko po na sa mga older po na generation na viewers po ng U3, alam nyo rin po yan na ang Spanish po kasi, ang Spain, quote-unquote Castilian Spanish, is yung C nila is actually TH yung sound niyan. At dahil sa Pilipinas, wala tayong natural na phonetics na soft TH sound, so we translate it into S, kaya instead na cerrado, naging cerrado. Interestingly, ang Mexican Spanish, for example, at ang Espanol naman po sa Latin America, in general, instead na TH sound, magiging S din. So, it's a bit closer to Philippine na phonetics yung sa Latin America naman. Ayun. Sarado. Pero talagang serrado. Tama naman yun eh.
Sarado na, Mr. Soriano. Kinandado ko pa nga eh. Oh. Merong ganon. Pero inaanyayahan ko kayong buksan nyo sandali ng ang kandado. Lagyan nyo lang konting kapirasong makapasok lang ang sariwang hangin, mga kababayan. Huwag naman hun yung pagkasara-sara. Kasi makikita nyo namang ang katotohanan mahalagang maintindihan natin. Sabi ni Bilarde, siya nagsasabi ng totoo. Sabi ni Cardinal Sin, mas totoo kanya. Oh, ngayon, sabi naman ni Jimenez, well, kilala niyo si Frank, yun ubang nanginginig sa atin, Lord, ikaw ang una, Lord. Yun, yung mga, yung ganon. Si Frank Jimenez ho yun. Sabi naman niya, yun naman daw kanya ang totoo. Oh. Pero pare-pareho silang Katoliko. Oh. Tapos, eto na naman ang isa. Si Father Archie Giriba. Oh. Siya naman daw ang katotohanan. O ngayon, hindi naman papayag ang Iglesia ni Cristo na sila ang katotohanan. Hoy, kami ang totoo. Ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, lulutong ang gulugod sa impyerno. O, yun naman ang sabi ng Iglesia ni Cristo. Hindi mo naman masisisi Iglesia ni Cristo ron. Bakit ho? Yung iba na sinisisi Iglesia ni Cristo, ba't ganyan kayo magsalita? Natural lang yun. Nandun siya. Sino sa inyo hindi naniniwalang maliligtas kayo sa relihiyon nyo? O kaya ako, hindi ko sinisisi Iglesia ni Cristo, maniwalang sila lang ang maliligtas dahil sila lang daw ang nasa tunay na reliyon. O ngayon, papayag ba naman ako sabihin mo sa akin yan, Iglesia ni Cristo? Siyempre, ako naman ang paniwala ko. Kaya nga nandito ako eh, dito totoo eh. Oh. Eh, hindi ba? Natural yun sa akin. At natural yun sa bawat matinong taong maniwala na yung kanyang kinalalagyan ng totoo. Kaya huwag tayong magkagalit dahil doon. Okay, before we continue, pasensya na po talaga Brother Elia at sa mga viewers po natin. Ito po talaga yung format ng show, pinapost po talaga natin dahil nabibigay po tayo ng reaction. Some points lang po na before we continue here. So Brother Elia is saying na naturalmente po yun na may mga posibleng difficulties na tayong mararanasan in looking for what is good, or at least yung kanyang analogy po dito kanina when we try to look for gold. Ano po? And he mentioned actually some names na hindi ko po actually kilala. Of course, I know about Velarde, I know about Cardinal Sin, pero hindi ko po kilala si Frank Jimenez, Father Archie Gariba. So sa atin po mga viewers na medyo mas standards pa po sa akin, sana po ay ma-comment niyo po kung sino-sino po yung mga other preachers po na ito. This was shot in early 2000s. This is my guess, mga ka-U3. So ang mga references na sinasabi ni Brother Eli is depende po sa kung ano po yung nangyayari noong panahon po nila, ano po at sino-sino yung mga personalidad na kilala at umuusbong noong panahon na yun. This serves as a kind of time capsule into the past. I really think though that maganda yung technique na ito dahil it shows that the preacher is in touch with the current reality. Ano po? So tandaan po natin, mas madali po tayong makarelate kapag ang mga halimbawa po, for example, or ang mga minimension ng isang preacher, ay current na status, no? As a current na sitwasyon ng ating bansa, ng ating lugar, so mas madali tayong makakaintindi ng kanyang mga sinasabi. And yan po yung technique na ginamit dito ni Brother Eli. Amen? Ay, natural lang yun sa atin eh. Siyempre, I love my own. Yung anak mo nga, kapag kapangit-pangit, kukit na cute ka ang baby. Ang ganda-ganda, pwedeng Miss Universe. Pwedeng Miss Universe kung wala nang babae sa mundo. Yung anak niya. Pero po, kung mo anak niya yun, yun ang pinakamaganda sa lahat. Ganun lang ang tao. Dapat maunawaan natin sitwasyon ng ating kapwa, hindi ba? Pero, hindi yun ang totoo. Hindi komo yun ang paniwala mo. Hindi ko mo yun ang pakiramdam mo at hindi yun ang paninindigan mo. It doesn't necessarily follow that the truth is with you. Bakit? Because the truth is in the words of God. Kaya pag hindi lumabas sa Biblia, ha? Pag hindi kinumpormihan ng Biblia, bigo ka. Dapat kang magbago. Yan po ang layo ng ating exposition. Sana huwag kayong magalit. Marami na ho kasing galit sa akin eh. Hindi lang siguro nila nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi ang nararamdaman ko, ako ho mahirap na tao. Wala naman akong pera. Eh para ako'y manghas magsasalita ng bagay na laban sa kapwa, siguro may nag-uudyok na lang sa akin. Siguro kung wala akong nag-uudyok sa akin, mananahimik na lang ako. Biro mo, madimanda ka. Pero hindi pa rin ako tumitigil. Alam nyo kung bakit? Siguro may nag-uudyok sa akin sabihin yun.
na kahit sino pa ang tamaan. Ako, paniwala ko, kahit tatay ko tamaan, sasabihin ko yung sinasabi ng Diyos eh. Magalit na ang sino mang magagalit. Kasi nararamdaman ko yung sinabi ni San Pablo, Galacia 1:10. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ako baga ika ay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? Nagsisikap ba akong kalugdan ng tao? Yun ba ang aking obra? Yun ba ang aking profesyon na kalugdan ako ng tao? Masarap po yun. Ay pag kinalugdan ka ng tao, lagi kang papapurihan. Lalagay ka sa front page, di ba? Pero hindi yun yata ang gusto ng mangangaral ng Diyos eh. Ako ba ikay nagsisikap na kalugdan ng tao? Kung ako'y kalulugdan ng tao, hindi ako alipin ni Kristo. Mayroon yung tinding salita, no? Pag ang tao natuwa sa'yo, hindi ka alipin ni Kristo. Sapagkat ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin ng tao, kundi tinanggap ko ito sa pahayag ni Hesukristo na hindi tao. Napakalalim po nung sinabi ni Brother Ellie, and I think it's very specific situation dahil naman po, syempre, kapag tayo po ay isang public speaker, for example, isang public figure, hindi po maiwasan na because what we are saying is something that attunes to their belief, so they would surely appreciate what you are doing. Pero in general, very interesting po yun. I think the context would be, as a preacher, you should know na ang mga sasabihin mo ay maaring taliwas sa paniniwala, maaring makainis, maaring makagalit ng iba. And you should not dwell on that. You should not focus on making them feel good. Diba? Kaya nga po, na naririnig ko din po at nababasa ko sa iba pong mga commenters po natin na ang ibang preacher, ay ang galing niya as a motivational speaker, pero hindi as a preacher. Dahil nga po, sometimes, yung ibang mga preachers po, what they do is to be safe, to be always likable, is to please and just say what people wanted to hear. There are a lot of things in life na ayaw po nating pakinggan. And for some reason, the most powerful speakers, the most powerful leaders in history always do that. They take the risk of telling you as it is. They tell you ugly truths na para sa'yo masama, para sa'yo pangit pakinggan. But you have to listen to it because it is the truth and they don't please you. They serve a higher purpose. So may it be for the betterment of the society, may it be for religious reasons. So yun po yung mas higher po nila na goal instead of pleasing you. This idea, I was able to mention this in a couple of episodes back on the idea of the scriptures alone is the basis for the truth, is the basis quote-unquote for salvation. And the old Protestants, the Lutheran movement also started with this thinking. Yung ideya po dyan, if I'm not mistaken, sola scriptura nga po. And yun din nga po, ang sinasabi ni Brother Ellie dito, that the truth is in this book. It's not the truths, but the truth. Kasi po, sa ibang sekta po, kasi may mga ideya po ng maraming katotohanan. Kung ano man yung goal mo, reaching nirvana, ano ba yung goal mo, reaching heaven, there are many ways to achieve that. Merong ganung perspective. But for Brother Ellie, it's only one. Or there's only one way. There's only one truth. Pero talagang totoo po yung sinabi ni Brother Ellie na kung ano po yung kinagis natin, kung ano po yung most likely inaniban ng ating mga magulang, eh, as a family tradition, yung iba nga is talagang sarado na po talaga sa kanilang paniniwala. Basahin nyo yung talata. Kayo magbasa. May dalawa kayong Biblia. Kung wala, sulat nyo po. Kung wala kayong pansulat, susulat namin, papahiram namin sa inyo. O, pag uwi nyo, basahin nyo. Yung mga ngaral na sa Diyos po, hindi nagbibigay lugod sa tao sapagkat if you're going to please man, you will be disappointed because you cannot please everybody every time.
Yan po aming paniwala. Kaya, ang recourse is to please God. Magalit man kayo, matuwa man kayo, ating primary tungkulin is to please our Creator. Kahit kagalitan nyo ako, basta't yung sinasabi ko totoo, okay. I'm ready to accept the consequences. Nakagalitan ako. The truth must be exposed. Ang katunayan, pakinggan nyo sa gist ng Mateo, versikulo 27 hanggang 29. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Huwag kayong matakot. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Tatapwat, hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Walang bagay. Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Kita nyo, yun ang kalooban ng Diyos, ma-expose ang lahat ng bagay na kailangang malaman ng tao. Kaya pag nasa Biblia, it must be exposed. Because supposedly, the truth is in the Bible and the truth must be exposed. No matter what the expense is, sapagkat ang sabi ng Kristo, yung sinabi ko sa inyo sa kadiliman, isigaw ninyo sa kaliwanagan. Yung narinig nyo sa akin sa bulong, ipagsigawan ninyo sa mga bubungan. Kaya nga ako merong mic eh. Kasi naman, untoward naman, kung papanik ako sa bubungan, nandito kayo, hindi tayo magkakaintindihan. Para maganap ko yung pagsigaw na talagang maayos na maririnig hanggang sa likod, gumagamit tayo ng amplifier, ng microphone. Yan po kasi kalooban ng Diyos eh, ma-expose. At sa pag-expose ninyo, nung sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, huwag kayo matatakot dun sa mga nagsisipatay ng katawan. Dapat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Bagkos ang katakutan ninyo, yung makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang bagay na natatago na hindi malalaman. Do you want to agree with that? Ay, salamat po sa Diyos. Kaya ngayon, libre na ako. Ano man ang expose ko, di kayo magagalit. Pag nagalit kayo, wala kayo isang salita. Nagkasundo na tayong i-expose ko eh. Pagkatapos eh, tatalikod kayo at magagalit kayo, wala ka isang salita niyan. Eh ako po, fair ako eh. Gusto ko, wala po ako nung yung parang naloloko sa tao, binobola. Ayoko nang bulahan sa reliyon eh. Sabi nung kapatid namin Chinese, si Brad Bick, kaya ako ikaw gusto dito, walang bola-bola eh. Kasi maraming reliyon, bulahan ng bulahan eh. Brothers and sisters, pagpapalain ka ng Panginoon, okay yan. Lalo na pag nag-abulay ka malaki, God bless you, brothers and sisters. Yan. Ayoko nung ganun. Gusto ko yun, totoo. Kahit na yun eh, maasim, totoo yun. Maasim eh. Hindi ba ho totoong may maasim? Oh, ano ang alam yung maasim? Ang daing maasim. Offending. Sometimes, because of it is sour, of its sour taste, it is offending the palate. No. It offends our taste buds. Bitterness also offends us, but we must accept that bitterness is truth. Di ba? Totoo bang may mapait? Meron. Pagka yung ampalaya'y kinain mo at hindi mo naramdamang mapait, may diferensya ang bunganga mo. Hindi ho ba? Eh, ang totoo ay ganun. Ang totoo, may mapakla, may mapait. Bang, may maasim, pero may matamis na katotohanan. Pag samasamahin mo, yon ang katotohanan. Pero pag ang puro gusto mo lang ay tamis, hindi katotohanan ang hanap mo. Diabetes. Hindi ba? Pag puro tamis, maraming mga tao, ang gusto, laging hinihimas, huwag inaatake. Gusto, laging pinapaburan, pinupuri. Eh, huwag ho kayong papadloko sa mga ministro. Yung mga ministrong, pinupuri kayo, kunwa kayo pinupuri, pinalalaki ilong ninyo, niloloko lang kayo para magbigay kayo ng maraming pera. Ha?
Gusto nyo basahin natin sa Biblia? Yes, isa is ni Judas Tadeo. Pakinggan nyo po. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ba't sila nagpapakita ng galang sa tao? Dahil sa pakikinabangin. Kaya hindi umaatake yung mga iba. Eh. Pag naatake ka, i-atras mo pa yung ikapu mo, di nabawasan ng kita niya. O, di ba? Eh, pero hindi ho tayo gusto. Ayoko nung ganun. Ang totoo, kikita rin naman ako kahit na hindi niyo ako bigyan eh. Meron naman po akong kahit kapirasong hanap buhay. Pero para bubulahin ko kayo, para bigyan niyo ako. At ang totoo, hindi naman ako hihingi sa inyo. May naupuan na ho ba kayong sobre dyan? I-report nyo sa akin pag may naglagay sobre, titiwalag natin. Masama ho yung aanyayahan mo tao sa Bible study pagkatapos pera. Bible study may pera? Bakit? May concern bang pera sa Bible study? Pakinggan nyo. Mateo 10, versikulo 7. At samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo. Oh. Inanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ho ba? Wala eh. Si Kristo ba nung mangaral sa marami, 5,000 pinangaralan, no? Hiningan ba ng pera? Hindi eh. Pinakain pa. At alam nyo kung ano pinakain? 2 isda at 5 tinapay. Busog silang lahat. Nung idamputin nyo natira, 12 bakol. Nabasa nyo na po sa Biblia. Yan ano? Tenyo yung Kristo. Yung tunay na reliyon. Imbis na negosyohin ng tao, pinakakain pa. Eh ngayon, maganap ko yun na reliyon nagpapakain. Siya ang papakainin mo. Yung pastor. Eh, hindi ho ganun ang namulatan namin sa Biblia. Kaya dito natin makikita yung totoo eh, yung katotohanan. Umpisahan na ho natin. Paano ho ang paghahanap ng katotohanan? Paano? Eh kasi, hindi natin aalamin yung paraan ng Diyos para makita natin yung katotohanan. We are lost. Our search is in vain. Bakit? Eh, paano nga eh? Kanya-kanya ikang kagat sa kariba eh. Talaga naman kanya-kanya. Eh, tinan ninyo ha? Si ano ba dala ng iglesia ni Kristo? Hindi ba Biblia? Ano ba dala ng paring Katoliko? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng saksi ni Jehovah? Ano ba? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng Mormons? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng iba-ibang iglesia? Hindi ba karamihan dyan puro Biblia dala? Pero nag-aaway. Eto nyo, kung di kayo mag-aaral na reliyon, paano nyo sasabihin nasa katotohanan tayo kung di natin sigurado? At yan ay patutunayan sa atin ng Biblia kung totoo tayo kung hindi. Umpisahan na po natin. Paano natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Let us be guided accordingly. By what? By the instructions of the owner of this book. Paano? Pakinggan nyo sa 34:16 ni Isaias, ganito po nakasulat. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Tandaan nyo ha, pansinin nyo ang salita. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Tinan mo, babasahin mo lang eh. Hindi mo naman ikukwento eh. Hindi mo naman ipapaliwanag eh. Eh marami babasahin. Sabi ni Jesus, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Pagpalain ang ating binasa. Sasara. Diyos ang magpapala sa binasa. Lahat magsabi, praise the Lord! Ganon. Tapos, magdadadaldal na yung pastor. Sang oras na yon. May daladalang kapirasong papel. Ano nabasa natin? Pagpapalain tayo ng Diyos. Pero merong 7 kondisyon para tayo pagpalain. Number 1. Kwento yun, mati ka po. Ano yung ikalawa? Number 2. Umaalis pa sa stage yun. Number 3. Saan mo kinuha yung gano'n? Sa thinking mo? Eh marami nagpapaliwanag ng Biblia. Kinukuha sa thinking niya yung paliwanag niya. Pwede ba yun?
Be warned. Be cautious, mga minamahal na kapatid at kababayan. Pag ang mga ngaral, hindi na nagbabasa, nagdadadaldal na, mag-ingat na kayo. Bakit? Galing na sa utak niya. Galing na rito. Eh ano bang klase? Oh, reliable ba yung galing dito? Pakinggan nyo sa Isaias. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ito mo. Pwede bang kunan mo yung pag-iisip ng tao para ipaliwanag mo itong sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, kung paano yung langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking lakad, mas mataas kaysa inyong mga lakad, sabi ng Diyos, kasama ko ron. At gayon ang aking pag-iisip, sabi ng Diyos, mataas kaysa sa inyong pag-iisip. Do we accept that? Well and good. Kung tinatanggap nating mataas ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin, who of us is able to explain the Word of God? Is there anybody? Wala. Eh kasi yung utak mo kakapiraso eh. Kung gano'ng taas ng langit sa lupa, gano'ng ang utak at pag-iisip ng Diyos kaya utak ng isang tao. Ang gusto niyong makita, do you want to realize how lowly we are in the eyes of God? Pakinggan niyo sa unang Korinto. Yeah, we do understand na kumbaga sa sariling pag-iisip lamang, no, hindi natin kaya, hindi natin maatim, hindi natin maabot yung lawak ng Diyos sa kanyang pag-iisip. We understand that. But then again, in trying to understand what is written on the Bible, we use our own mental faculties. Di po ba? There is also that notion that because, one, we are humans, we could never achieve the wisdom of God and knowledge of God. Number two is we humans are prone to make some mistakes. So mangyayari yan, the preacher will just ultimately say, I'm not just thinking about these things on my own understanding. It is from God. That would be the line of thinking. And whether that's for good or bad, yun ang magiging ultimate resort, di ba po? Ang huli mong pupuntahan eh. Dahil in laying down the premise na ikaw ay tao lamang. So, there must be other than myself explaining these things to you. Kaya, all that I'm saying is true because it's from God. But then again, the question there would be, saan yung limitasyon ng isang preacher in saying that this is based on God's wisdom, based on God's knowledge, and yung ibang sasabihin niya, how can we filter as listeners na ito naman na sinasabi ko, o aking mga sinasabi, ay hindi na po ito bigay ng karunungan ng Diyos ha, akin na po itong sariling pag-iisip. But for some people, yung problema po kasi is the failure to identify and distinguish that what the other person is saying is from God's and what the other person is saying is his own na po na opinion. Dahil if you look at another person being of God, then everything that he says is from God. May mga dangers po yun. Dahil humans as we are, we could try our best to be perfect. Other people may actually say that there are people who are really, truly perfect. Sure, but majority, it's a very small percentage of those people na talagang saintly na talagang halos wala na, di ba, kabasag pinggan, wala nang maling nagagawa. That's why we should look less sa mga tao, but look unto God instead, mga ka-U3. Ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang kahinaan ng Diyos, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Kita nyo, the foolishness of God is wiser than man. And the weakness of God is stronger than man. Kita nyo, ang Diyos pala may kahinaan, payag kayo. Yung iba, yung maniwala sa akin eh. Ba't mo ikaw sinasabi yan? Nasa Biblia. Ang kamangmangan ng Diyos, the foolishness of God is wiser than man. May kamangmangan ng Diyos o wala? Meron. At yung kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa mga tao. Meron bang kahinaan ng Diyos? Meron, nasa Biblia. Para ipakita sa atin kung gaano kaliit yung ating kaisipan, kahinaan na ng Diyos, mas malakas pa sa atin eh. Kamangmangan niya na, mas marunong pa sa atin. Paano ko ngayon aabanti dyan? Papaliwanag mo Biblia, eh kaisipan ng Diyos ang nandyan? Paano mong papaliwanag yan? Kaya yung mga mangaral babas, sitas, pagpalain ang ating binasa, sasara na, dadaldal na ngayon. Mga kapatid,
May naalala kong kwento nung ako'y nasa Canada. Bumasa ka sa Biblia tapos pinaliwanagan mo sa sarili. Ha? Sabi ng Biblia, oh, let us go back to the Word of God. Ano ang sabi ng Diyos? Warning ng Diyos. Eto, basahin natin sa 34:16. Tuloy po natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Babasahin. Sa saliksikin, you are going to search the scriptures, tapos babasahin mo. Aba ngayon, marami ho. Papaliwanagan. Sa Biblia, hindi ganun eh. Babasahin. Tandaan nyo, kailangan babasahin. Yung ipaliliwanag mo sa tao, yung ipatatanggap mong bahagi ng pananampalataya sa Diyos, dapat binabasa mo. Oh. Ano pangako ng Diyos? Tuloy natin ang basa. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Oh. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ayan. Yan ang assurance ng Diyos dito sa kanyang aklat. Kahit isa sa mga ito, kung babasahin mo, hindi magkukulang. Hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig. Some preachers, mas marami pa yung kwento kumpara sa actual main point. Pero para sa akin po, as a public speaker, at sabihin na lang po natin, mayroon po akong karanasan sa media communications at saka sa public relations. So, importante din po kasi ang pagbibigay ng isang relatable po na anecdote o pagkukwento. Hindi po masama ang pagkukwento, lalong-lalo na po kung it is supletory to the main point that you're arriving at. Dahil ang reality po kasi, hindi naman po kasi lahat ng uri ng communication ay Bible study. Hindi naman po lahat ng communication is exposition. Marami pong pagkakataon na ang pagbibigay ng kwento na kung saan naiintindihan natin at mas na-enhance yung main point mo, pwede pong gamitin, bakit naman hindi? Ang mali po sa palagay ko ay ang pagbibigay lamang ng mga kwento na hindi na related sa main point mo or totally unrelated na nagbigay siya ng isang, for example, karanasan o pagkikwento na hindi naman support of the verse that he mentioned. Ano po, yun po yung dangerous po doon. At kahit sa mga exposition ni Brother Ellie, marami naman din po siyang mga sinasabing mga halimbawa at mga pagkikwento kanyang karanasan. Pero yun nga po, it makes us focus more on what he said kasi it gets the attention. Palagi ko pong sinasabi sa ating mga video reactions, importante po ang relatability. Kapag ang tao po na nakikinig ay hindi niya magigets yung sinasabi mo dahil nga po masyadong malalim, masyadong technical, ang duty ng isang preacher, at least for me, isang communicator, is you have to stoop down to the level of your audience or at least make them feel comfortable with what you are saying dahil naiintindihan nila, dahil naranasan nila, at dahil meron kayong shared experiences, the people would listen to you more, mga ka-U3. So, yan po. Para sa akin, it's a double-edged sword. So using narratives, experiences, testimonies, we have to take it, kumbaga, in English with a grain of salt, mga ka-U3. At pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan yung garantiya ng Diyos. Itong nasa Biblia, iniutos ng aking bibigang wika ng Panginoon at tinipon, pinisan ng aking espiritu. Kaya ho, mga kapatid, itong Biblia walang kulang. Nagtataka lang kung doon sabi, yung Biblia may kulang naman ni Ikadya. Hindi naman lahat na ika ng katotohanan nakasulat sa Biblia. Hindi ka lahat nakasulat sa Biblia. Kaya kami, aral kami, wala sa Biblia. Dahil kulang naman ni ikaw ang Biblia. How dare you? Sino ka para magsabing kulang ang Biblia? O sino ko sa inyo ngayon na naniniwalang kulang ang Biblia? Tatanungin ko lang kayo. Hindi tayo mag-aaway. Kung gusto nyo, inisin nyo ako, payag ako. Para masabi mo kasing kulang ang Biblia, dapat alam mo ang husto. Amen. Halimbawa, dumating yung estudyante. Bakit kulang kayo? Bakit kulang? Eh kasi estudyante niya 45 eh. 40 lang ang dumating. Hindi kulang ha. Alam niya ang kabuuan, kaya niya nasabing kulang. Eh ngayon, sasabihin mo, kulang ang Biblia. O, pakita mo sa akin yung kabuuan. Kulang daw ang Biblia. Kulang, pakita mo sa akin ang tao, ang gusto. O ngayon, ako hinahamong ko ang kahit na sino. Hindi naman ako nagagalit kahit kanino. Pero hinahamong ko ang kahit na sinong magsasabing kulang ang Biblia, pakita mo sa akin ang buo para masabi mong kulang. Pero, para patunayan ko sa iyo, ang Biblia walang kulang, gaya ng sinabi ng Diyos, kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang, tanungin mo ko. Mula ngayon, hanggang mamatay tayong dalawa, hindi mauubos ang sagot. Nasa Biblia lahat. Wala akong makita kulang eh.
Walang kulang sa Biblia. Kahanap mo totoo, katotohanan, yung katotohanan ng pakikinabangan mong pangkaluluwa, walang kulang dito 'yon. Walang kulang. Ah, sige, magsabi kayo ng kahit anong kulang. Ito pati yung paghihinunuli, meron eh. Oh. Si Pilyong Ngipin, andito, tinga. Andito, tinga. Toothpick, nandito rin. Maniwala. Ah, gusto nyo maniwala? Huwag kayong a-absent. Pati toothpick, pati ting, pati nga yung ano eh. Pati nga yung walang ipin, nandito eh. Oh, oh, di ba? Ano ang gusto mo? What have you? Under the sun. Pagka mayroon kang napatunayang something under the sun and even above the sun, na wala sa Biblia, suko na ako, uuwi na ako, hindi na ako mangangaral. Yun ang garantya ko sa'yo. Kasi naniniwala ako sa sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Ano gagawin mo? Babasahin mo. Hahanapin mo. Babasahin. Hindi sinabi, hahanapin, papaliwanagan mo. Wala kang karapatang magpaliwanag. Ang paliwanag ko ikaw dyan, sabi ng Methodista. Huwag naman nung magdaramdam yung mga Methodista, no? Kasi sa Methodist, ganun eh. Lima silang speaker. Meron silang isang verse. Sabi ikaw ni St. Paul, ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi tayo lalong masama kung tayo'y hindi kumain. At hindi naman tayo lalong mabuti kung tayo'y kumain. Ano eh kaibig sabihin yan? Tawagin natin si Pastor Billy. Ano sabi mo kapatid? Para sa akin, ganito yan. Ito, paliwanag ko dyan. Tapos na siya. Palakpakan natin si Pastor Billy. Tatayo naman yung isa. Si Pastor Waki naman. Pastor Waki, ano naman ang paliwanag mo? Para sa akin, Ika, meron kaming diferensya ni Pastor Billy, pero konti lang. Ganito, Ika, paliwanag ko dyan. Ba, dun sa limang nagpaliwanag, walang nagkakaisa. Ma'am, yung konti, Methodista pa rin sila. Magkakasama rin sila. Paano nangyari yun? Ano ba, wala ka ba delikadesa? Biro mo, nasa isang relihiyon kayo, iba-iba paniwala nyo sa isang talata. Oh. Is that possible? Hindi totoo yun. Kasi yung totoo, kahit saan mo dalhin, totoo. Kahit sino bumasa, totoo pa rin. Parang ganito. Sabi nung bata, nabasa niya yung sinabi ng doktor. Ang tao, pag hindi kumain at hindi uminom, mamamatay. Sabi ng doktor, hindi kumain, hindi uminom, mamamatay. Tama o hindi? Tama. Subukan mo kung hindi ka kumain at hindi uminom, patay ka. Hindi magtatagal, ikaw ay maninigas. O, di ba? Kumain ka ng papaya, kumain ka ng itlog. Hindi magtatagal, ikaw ay bibilog. Pero huwag kang kumain kahit ano't huwag kang uminom, hindi magtatagal, maninigas ka. O, tututulan ba natin yon? Sabi ng doktor yon. Eh, nabasa nung bata. Sinulat ng doktor, nabasa nung bata. Ang nakabasa ay grade 1. Mami, sabi nung nabasa ko, pag hindi ka kumain, hindi ka uminom, mamamatay ka. Kung mababata, tututulan mo. Binasa ng presidente, tama o hindi? Tama. Binasa ng bata, tama rin. Binasa ng janitor, tama rin. Nabago ba? Hindi. Parang brilyante. Isuot mo sa matanda, brilyante yon. Isuot mo sa bata, brilyante pa rin yon. Isuot mo sa nag-aral, brilyante pa rin yon. Isuot mo sa basurero, brilyante pa rin yon. E kanino hindi brilyante yon? Dun sa tumitingin sa anyo. Pag ang nagsusuot presidente, hindi sila naniniwalang pit ng baso yon. Amen? Pero, pag nagsusuot, alam nilang kaminero o Metro 8, suot pagkalaki-laking brilyante, oh, fit ng baso lang yan. Gusto ko lang maintindihan nyo, mga kababayan, ang totoo, sino man ang magdala, kung totoo, totoo yon. Nothing, no difference. Ha? Walang diferensya. Eh bakit pagdating sa reliyon, ang daing diferensya? Sabi mo, webi sa... Sabi naman nung isa, Sabado. Hindi ka Linggo pagsamba. Eh, ganyan na nangyayari sa atin sa reliyon eh. Kanya-kanya tayong opinion eh. Kailangan, para mawala yan, basahin mo! Amen? Basahin mo! Oh. Eh, ba tayo nag-aaway? Kasi wala sa nababasa yung iyo eh. Dapat basahin. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon, inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, kung babasahin mo, hindi magkukulang. Sa mga katwid, hindi ka dapat magkulang ng babasahin.
Eh, ba't may aral ka? Hindi mabasa. Bakit? Huwag ka magagalit, kapatid. Saan mo nabasa yung tatlong itlog? Sige, basahin mo. Basahin mo. Kung talagang mananampalataya ka sa Diyos at may paggalang ka sa kaluluwa mo at sa kaluluwa ng kapwa mo, hindi ka magtuturo ng hindi mo mababasa sa Biblia. Asan yun? Basahin mo. So gusto ko lang pong ma-mention ito dahil this is, I think, very important because now I understand why some sects would only believe that they are the only true religion. Ano po? Dahil nga sa ideya nga na there should only be one. Dapat nag-iisa lang talaga ang totoo. But the reality is, lahat kasi ng tao, we have the potential to think and understand the way we interpret it, di ba po? And while it is a nice idea to think na what we truly believe is the only true religion, hindi kasi maiwasan po na over time, it could be because of the widening of technology, it could be because of just the society being wiser, the society being more literate, the members giving more focus on something. Hindi po maiiwasan na magkakaroon ng bagong input in a particular religion. The way I understand it, as it is with other endeavors, is talagang nag-evolve po yung ating understanding on a particular thing. I could not give a general statement na it is good or bad, kasi ang tanong dyan is, ang religion ba at ang paniniwala at doktrina ay dapat na never nagbabago? O may mga churches din po kasi na nag-accept na, oy, we could change a little bit. We could revise based on the times. For example, in other religions, their belief is yung mga Black Americans, for example, should never be ministers. Dapat hindi sila mamuno. Ang sa iba naman, they're more accepting of women leaders. Ang iba naman, kung titingnan mo yung church history nila, ang tinuturo ng kanilang pioneer at ang tinuturo nila ngayon, say, after 30 years, after 40 years, magkaiba na. So, paano natin masasabi na that is one true religion if there are changes within? It's either the structure, ang pamamahala, pamunuan, ang doktrina itself, or minor revisions. Can we still say that that is a true religion? And the other school of thought would be saying, okay lang yun, kasi ganun talaga tayo. Pwede nating i-revise yung mga munting mga parte ng ating doktrina dahil nakita natin over time that it is not true. It was revealed to us by God na hindi tama yung ating earlier na paniniwala. So, alin po kaya sa dalawa, mga kayuti, ang tama? So, please comment below what do you think about this, mga kayuti, dahil hindi lang po ito na-applicable sa isang sekta. It is a trend in most religions, especially Christian quote-unquote denominations and sects. Nakikiusap ako sa'yo, basahin mo. Yung tatlong lundag na malalakas, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Asan yun? Asan yung basahin mo? Babarden yan eh. Is that not a barden? Inaatang nyo sa tao yan eh. Pinalalundag mo lang tatlo. Eh, piru-biru mo yun. Ang kanyang timbang ay 295 pounds. Palulundagin mo lang. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos lumundag eh, nahilo na yung babae. Natuluyan, naatake. Ano ngayon yun? Okay, magagalit. Totoo, sinasabi ko eh. Basahin mo, asan yung tatlong lundag? Tatlo, isang lundag, isang itlog inom. Saan yun? Tayo, mga kapatid. Tayo naman tayo. Di ba? Di ba totoo pag sinabi tumayo, tatayo tayo? Oo. Oh. Pagpasalubungin na yung assistant pastor na kagalang-galang, ha, tatayo. Ha? Nakaupo eh. Pag pina-introduce na yung assistant pastor, tatayo na! Ang tanong! Nababasa ba yan? Oo, tinuro mo sa miyembro mo yan. Hindi nababasa? Hindi ba cargo di konsyensya mo yan sa Diyos? Sabi ng Diyos, kung magtuturo ka at maghahanap ka ng totoo, saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, basahin mo. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang kulang kung magbabasa ka. Pero, pag yung sinasabi mo, hindi na mabasa, hindi na yan kulang. Dagdag mo na yan dahil hindi na nababasa. Amen? Oh, madali mo namang mahala tayo ng lolo ko. Pag hindi mabasa, dagdag. Bakit po natin masasabi na pag hindi nabasa, dagdag?
Bakit? Basa. Tanyo? Ako puro basa eh. Bakit pag hindi mababasa ang isang turo, dagdag? Basa. Pakinggan nyo. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Amen. Ano matututunan natin? Dapat kung matututo rin lang tayo, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pag humigit sa bagay na nasusulat, kaninong aral yon? Apostoliko pa ba o hindi na? Hindi na. Naturally, hindi na. Kasi yun sa mga apostol, nakasulat lahat eh. Walang aral si Jesus na hindi ipinasulat. Pakinggan nyo, 14:37 ng unang Korinto. Galito ating mababasa. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Bakit nasulat? Ikilalanin niyo kayong mga bagay na isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Kaya nakasulat, yun ang iniutos ng Diyos isulat. Kaya hindi nakasulat, ayaw ng Diyos ipasulat. Amen? At kung ayaw ng Diyos ipasulat, dahil hindi nakasulat, hindi dapat maging bahagi ng matututunan natin sa pananampalataya. It must not be a part of our learning in faith. It must not be a part of our faith. Bakit? Hindi nakasulat eh. Gusto ng Diyos nakasulat lang. Huwag higit sa bagay na nakasulat. Kaya mga kababayan, ma-attend sa pag-aaral na ito. One thing we have known and we are sure of tonight, kailangan ang matututunan natin nakasulat. Payag ho kayo na kailangan ang matututunan natin sa pananampalataya nakasulat. Eh pag hindi ho nakasulat, anong gagawin natin? Pag hindi nakasulat. Halimbawa, miracle seed faith. Hindi mabasa ng pastor. Walang nakasulat. Anong gagawin nyo? Huwag kayong magagalit ho. Ito gagawin natin. Galacia 1:8. Tatapuat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Pinuhin natin. Kaliwanag na instruction, maluloko ka ba? Miski ako kapatid, di kita kayang lukuhin. Pag hindi nakasulat, sabi ni Pablo, anghel man ang mangaral. Ulitin natin. Pati anghel o kasali. Basa. Tatapuat kahimat kami o isang anghel mula na sa, mula sa langit. Dito nyo, mula pa sa langit yan. Eh dito sa atin sa Pilipinas, may anghel galing sa Tagig. Ha? Hindi natin tinututulan nyo eh. Kung may anghel talaga sa Tagig, eh, no sa mano. Pero kahit anghel galing pa sa langit, mangangaral ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, yung isinulat nila, ay matakwil. Sa English, matindi. Let him be accursed. Sumpain siya. Gusto niyo basahin ko? Pakinggan niyo. Eh kayo yata, hindi niyo sinusumpa yung mga nangangaral lang wala sa nakasulat eh. Pinapapasok niyo pa sa bahay niyo, binibigyan niyo pa ng pera eh. Pinaa-Amerikana pa nung ibang miyembro eh. Nakakalungkot ano? Niloloko na, pinag-Amerikana pa. At sa lahat ng mga manluloko, yan ang very much welcome sa bahay. Naku, andito pala eh kasi obispo. Tuloy kayo. Kapatid, talaga tuloy kayo. Kay tuntut, nakarating kayo sa aming bahay. Pagpasensyahan nyo na po itong aming nakayanan. Tinolang manok yung kaisa-isa niyang manok na nangingitlog. Tininola niya dahil dadating si obispo. Tapos magpapasensya pa yung obispo. Ang pangit, ano? Pero muna siya pa kakainin mo, siya pa magpapasensya. Eh, hindi mo pinakakain sa anak mo yun, akala mo. Ika-isa-isa nga yun eh. Yung itlog nun araw-araw, siya mong ini-scramble, lalagyan mo marain sibuyas.
para makaraos kayo sa almusal. Tapos nung dumating si Monsignor, biro. Tapos siya pa magpapasensya. At sabi sa Biblia, pagka ganun ang gagawin sa atin, itakwil. Oh, sa English, matindi. I will read it in English. Pakinggan nyo, ito sinasabi ng kasulatan. Matindi sa English eh. Ang pagkakasabi sa, yung salin sa English, galing sa Griego, matindi. Ito po ang sabi ng kasulatan. But though we, kahit yung mga apostol, mabuhay maguli. Though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sumpain siya. Marunong ho ba kayong manumpa? Sumpain niyo. Utos yun eh. Pastor, tandaan mo ito. Ha? Eh, tinanong mo, hindi ba pakita yung hiningi sa yung ano eh. Miracle seed pa eh. Tandaan mo to. Mula sa oras na ito, huwag ka nang dadating sa bahay ko. Sinusumpa kita! Ganon. Kung susunod kayo sa utos ng Diyos. Kung susunod kayo. Eh, merong iba kung sumunod, yun lang gusto niya, sundin ang sinusunod eh. Ay, pangit naman ikaw, biro mo, pastor. Pagsasabihan mo lang gano'n. Yun ang sabi ng Diyos eh. Sino kung gusto mong paniwalaan? Yung pastor o yung Diyos? Ayok pala maniwala sa Diyos eh. Sinabi na ng Diyos, sumpain mo eh. Ayaw mo. Hindi ka maka-Diyos. Maka-pastor ka. Amen? Kung maka-Diyos ka, susunod ka na pag nangaral sa'yo, hindi kayang patunayang nasa Biblia, inimbento lang niya, sumpain siya. Sabi ng Diyos. O, may maloloko ba? Kaya maraming naloloko, imbit na sumpain, pinapakain mo pa eh. Yan. Diyan ho tayo mag-aaral ngayon. Dapat nakasulat. Pag kung babalik kayo sa susunod, pag-aaralan natin. Ano ba iglesia? Kailangan ba iglesia? Mahalaga ba iglesia? Alin ang tunay na iglesia? May pangalan ba yon? O kanya-kanyang kuha ng pangalan? Dapat nakasulat. Amen? Ayon. Ano ba yung pastor na sa Diyos? Nakabarong Tagalog, naka-Amerikana, o nakakamiseta, o nakasuot ng santo? Ano dapat suot? Dapat nakasulat. Tama o hindi? Yun ang instruction eh. O, mag-aabuloy tayo. May contribution. Hihingi ako sa inyo. Hihingi kayo sa akin. O maghihingian tayo. Saan man natin kukunin? Dapat nakasulat. Tama po ba? Tama. Nakasulat dapat. Sinabi nga nakasulat eh. Pag hindi nakasulat, itakwil eh. Sumpain eh. Yung bang iglesia kailangan? Kailangan ba? Sabi ni Eddie Villanueva, hindi raw mahalaga iglesia, hindi raw mahalaga relihiyon. Sabi ng mga born again, hindi mahalaga iglesia, hindi mahalaga relihiyon. Tanungin natin ng Diyos. Diyos, may iglesia ba talaga? Ano kaulugan ng iglesia? Saan ang galing yan? Saan napulot yan? Ha? Saan papunta yan? Ha? Alin ang tunay dyan? Ang dai dito sa atin eh. Biro mo, Iglesia Jerusalem Nueva. Jerusalem. Iglesia Episcopal Methodista Episcopal en las Islas Filipinas. YEMILEP. Ano? Iglesia Church on the Rock. Meron ganun eh. Ang dami. Yep. Iglesia ni Cristo, mahigit 20. Iglesia ni Cristo sa malayong silangan, Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato, Iglesia ni Cristo 33 AD, Iglesia ni Cristo 1914, ang dai ho niyan. Puro Iglesia ni Cristo 'yan. Alamin natin sa Biblia. Alin ho diyan ang totoo? Siyempre, maaari sabihin niyo, siguro yung iyo totoo, natural. Sasabihin ko yung akin ang totoo. At expected ko naman sa'yo, kung iglesia ka ni Cristo, siyempre sasabihin mo, yung iglesia ni Cristo 1914, yun ang totoo. Natural yun eh. Tama yan, matalino ka, may bait ka. Kasi kung hindi naman pala totoo yan, ba't nandiyan ka, ano, nangungurakot ka lang dyan? O may babae ka lang na iniispihan dyan? Kaya ka andyan. Kung talagang nagre-religion ka at nandiyan ka, siguro paniwala mo, totoo yan. Eh, nag-aagawan yung mga pastor sa totoo, di makipag-agawan tayo. Tingnan natin kung sino makakakuha dun sa pinag-aagaw.
Okay mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. At nakikita ko na yan sa comment section sa baba. Marami pong mag-comment dyan, bitin. But anyway, mga ka-U3, para sa akin po, napaka-enjoyable itong preaching ni Brother Eli sa isang Bible exposition. So ito nga po ay ang sa ideya ng paghahanap ng katotohanan. And everything should have a biblical basis. Of course, in as much as gusto ko po talagang ulitin that lahat ng mga inputs po natin, I cannot dahil I was watching it in real time, so hindi ko na po kaya ulitin yung mga interruptions ko. Pero gusto ko lang po mag-reiterate ng mga main points po na sulat natin sa ating notes. As mentioned, kinakailangan talaga natin ng biblical basis. Ano yung mga sinasabi ng mga pastor natin? It should be based on what is written on the Bible, hindi kanyang sariling pag-iisip lamang, kanyang sariling interpretation. I was really smiling a lot when he said about ang isang monsenyor o isang obispo na pupunta sa bahay ng isang membro, for example, na talagang wini-welcome natin. It is really a Filipino tradition, di po ba, no? Yung pagsabi natin na, uy, pasensya ka na po, monsenyor, pasensya ka na po, pastor, kasi ito lang yung aming nakayanan. Yung nag-iisang manok na nangingitlog pa ang ginawang tinola. Well, it's part of who we are as Filipinos. Pagiging, ano nga natin yan eh, pagiging hospitable, kumbaga. Pero ang sinasabi ni Brother Eli na kinakailangan natin gawin yung mga bagay na may basihan lamang sa Biblia. In the last part na nung sinabi ni Brother Eli, nung pagkuha ng translation, not from the Filipino version but from the English version, I find it interesting na the nuances, kumbaga, of language na sa Filipino, it may sound a bit mild, kumbaga, for example, pero kapag tinignan mo yung salin sa Ingles is mas harsh, di ba? Sinasabi nga doon is, you know, sumpain sila, curse them, di ba? So, ang sa Filipino translation is itakwil. So, I find that very interesting. And the reality is, since the first translations that we had, hindi naman po mula po sa Filipino agad, hindi naman po kasi originally from Aramaic, Greek, at saka Hebrew is naging Filipino translation na agad. My understanding is it could be another language first, and then it was translated to Filipino. So my rough guess would be from Spanish to Philippine translation or from English to Filipino translation. It may sound more aggressive, it may sound more mild, maybe some words could be different sa kanyang essence dahil nga po sa pagsasali natin sa isa ng lingwahe. Kung kaya't merong mga relihiyon na kung saan para sa kanila po is hindi nila ina-accept yung translation ng ibang language dahil nga sa nuances na pwedeng mawala over time when you move it into a different medium of instruction, for example. So isang halimbawa na po dyan sa Islam, no, they really believe na authentic po talaga na copy should be the Arabic lang po talaga na version. There's some point pa po na gusto kong i-mention, yung na-mention ni Brother Eli about sa Biblia na may kulang ba sa Biblia, and he said na walang kulang sa Biblia. Gusto ko pong malaman, especially po sa ito pong mga theologians po natin, dahil marami po tayong mga taga-seminaryo, meron po tayong mga theologians po na nanonood po sa U3, and I would like to pelt this question sa inyo po mga ka-U3. Ano po ang inyong perspective sa pagiging kulang sa pag-compile ng Biblia, dahil maalala po natin, the early Catholics were the ones who were able to compile the books of the Bible, di ba po? Maybe you can tell us, dahil may mga books of the Bible na hindi nasali sa ating actual po na Biblia ngayon, ano po? In fact, mayroon pa nga iba nagsasabi na may mga na-discover sila ng mga bagong mga sea scrolls, ano po, mga bagong books of the Bible na mga chapter na wala sa ating current na Biblia. Ano po masasabi nyo rito mga ka-youth? Does it make still the current Bible that we have still the source of truth, ultimate truth? Or you think na posible na meron tayong na-miss out on those other books na either it was lost, it was intentionally not compiled with the Bible that we have? Dahil kung in-acknowledge natin na may kulang yung current books of the Bible, is it possible then that our understanding may actually be lessened or reduced whether or not with the presence of these other books na nawala at hindi na-compile ng mga early po ng mga Bible scholars, mga ka-U3? So yan po mga ka-U3, yan medyo technical na po talaga yung aspekto po ng atin pong pagsasaliksik patungkol po sa Biblia. And I agree na nabigyan natin ng spotlight dun po sa ideya nga po ng biblical basis at paghahanap ng katotohanan that it should be written. It is a recurring topic, of course, palagi pong sinasabi ni Brother Elian, pero it's always very important for us to know. So anyway, mga ka-youth, what can you say about this episode? You know what to do kung ikaw po ay baguhan. Oy, mag-subscribe ka na dahil libre naman po yan. And also, you can watch this video here and you can watch also the playlist here. Marami po tayong mga Brother Eli videos dito po sa ating channel. And as always, make the comment section interactive. Comment po kayo dyan. Lahat po ng mensahe amin pong binabasa. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.